Nagtiwala na ba kayo sa mga nakapaligid sa taong mahal mo? Kaya mo ba magtiwala sa mga salitang ipapangako ng taong mahal mo? Sigurado ka bang kaya niya pangawakan yung mga sinasabi ng taong mahal mo? Mahal ka ba talaga ng taong mahal mo? Ako si Mark. Masayahin, hyper, makulit, pero dumating ako sa puntong bored ako sa quarantine at naghanap ako ng babaeng makakausap. Nagsimula yung online class ng grade 12 ako. Masaya naman ako. Tuloy-tuloy lang naglalaro kasama ng mga tropa ko sa Discord. Kaso minsan, napapansin ko, ako na lang natitira pag umabot ng hapon. Umaalis kasi kagad sila para magbebetime ng mga jowa nila. Alas 7 ng gabi, nakatunga nga lang ako tapos may isa sa mga klase ko nagchat sa akin. Mark, pakopya naman ako sa mat. Siya nga pala si Ashley. Kaklase ko at dati kong kababata sa probinsya namin. Malapit na malapit ako sa kanya nung bata pa kami, kaya mabait din sa akin yung parents niya. Kaso simula nung lumipat kami, hindi ko na siya nakita. Pero ngayon online class namin, sa school namin siya nag-aral kaya laking tuwa ako nung muli namin pag-uusap. Hindi ka pa ba tapos dyan? Manghihingi ba ako sa'yo ng sagot kung tapos na ako? O tahan na, tahan na. Send ka lang sa'yo yung sagot. Nye, nye, nye. Nung una namin pasokan, wala akong intention manligaw sa kanya dahil meron pa siyang boyfriend that time. Pero aaminin ko sa sarili ko na meron akong pagtingin sa kanya. Uy, Mark. Malayo pa yung school natin sa bahay niyo. Hindi naman. Walking distance lang. Bakit? Ah, wala. Minsan naisip ko pag face to face na tambay tayo dyan sa inyo. Pwede naman. Tas gala din tayo dito. Maraming kala dito sa amin. Masaya akong kausap siya. Pero alam ko yung limits ko at boundaries ko sa pakikitungo sa kanya. Dahil may boyfriend pa siyang iba. Pero dahil ako yung pinakamalapit niyang kaibigan na lalaki, ako yung boy best friend niya. Ilang taon na kayo ng boyfriend mo? Nag-isang taon na kami noong nakaraang linggo. Oh, saan kayo nagpunta? Yun nga eh. Hindi naman lang naalala yung anniversary namin. La, ba't naman? Ayun, puro ML. Tutok na tutok dun. Ano ginawa mo niya? Wala, pinabayaan ko lang siya. Kahit lungkot na ako. Grabe naman kayong dalawa sa isa't isa. Kaya nga eh. Papagod na din ako sa kanya. Puro kasi siya laro eh. Ano ba yung banding niyo lagi? Ayun, sasamahan niya ako mga dalawang games sa ML. Tapos, papaalam siya, sasamahan niya naman yung mga tropa niya. Anong naramdaman mo nun? Feeling ko, wala lang ako sa kanya. Hindi niya naman kasi ako prioritize. Sakit naman nun. Ewan ko din. Bala ko din to'y wala yan. Ila, ba't mo naman kagad ihiwala yan? Nakakasawa na. Hindi naman siya dating ganyan. Nakakapagod na siya intindihin. Medyo may naramdaman akong kakaiba nun. Alam ko masama na umasa maging kami. Dahil, syempre, mayroon pa siyang BF nun. Pero, ewan ko kung bakit natuwa ko nung sinabi niya maghihiwalay na sila. Malapit na matapos ang taon at bigla siya nag-chat sa akin. Mark, pwede ka ba makausap? O bakit? Anyari? Break na kami ng BF ko at wala akong makausap. Ha? Bakit naman kayo nag-break? Nakipag-break siya sa akin dahil sa maliit na bagay. Anong maliit na bagay? Ay, nag-comment kasi sa post ko na tropa kong lalaki. At nag-aasara lang kami ng tawagan na baby. Tapos, nakita niyo yun at nag-selo siya. Nag-gal siya sa akin at nakipag-iwalay siya. Hindi ko na din tinry tayosin dahil napapagod na din ako. Hayaan mo yung taong yun. Okay lang naman mapagod ang isang tao. Salamat, Mark, at nandiyan ka. Wala yun. Normal lang naman damayan ang isang kaibigan, di ba?
alam ko mali ako sa nararamdaman ko. Alam ko mali na natuwa ako nung sinabi na naghiwalay na sila. Lumipas ng 2 linggo na kinocomfort ko siya sa pag-iyak. Tinutulungan ko din siya sa mga schoolworks niya habang nag-move on siya. Pero makalipas ulit ng 2 linggo, may nagbago. Uy, Mark, pwede ba ang lumayo ka muna sa akin? Bakit naman? Masyado na kasi ako nakakabali sa'yo. At nakikita ko, ang dami mo nang natulong sa akin. At sumusobra na ako. Wala yun. Maliit na bagay lang yung mga pagtulong ko sa'yo. Hindi, Mark. Lumayo ka muna sa akin. Legit, Ashley. Okay lang sa akin na tumulong sa'yo. Hindi lang talaga kasi yun, Mark. Eh ano? Alam kong may nararamdama ka sa akin at nahalat ako yun. Ganun pa. Magtiyate kasi ako nagkaka-feeling sa'yo, Mark. At ayaw kita gawing rebound. Sige, Ash. Lalayo muna ako. Ayoko din naman i-take advantage yung sitwasyon mo ngayon. Salamat. Pinabayaan ko na muna siya magkaroon ng sarili niyang space. Totoo din naman na ayoko i-take advantage yung kalagayan niya ngayon. Alam ko din na naguguluhan lang siya nung sinabi niya may naramdaman na siya sa akin. Pero makalipas ng 3 araw, may nalaman ako. Nakita ko yung my day niya at may kakulo siyang ibang lalaki. Tinanong ko yung mga kaibigan niya at sabi nila rebound lang daw yun. Kwento ni Ashley sa kanila. Siyempre, nagtaka ako ng sobra dahil kung may naramdaman siya sa akin, bakit di na lang ako? Lumipas ulit ng 1 linggo at nagchat ulit siya. Uy, Mark. Uy, musta? Ito, nagiging okay na. Ikaw? Okay lang din naman. Simula nung nakaraang linggo, wala na akong nabalitaan sa'yo ah. Ah, oo. Lumayan na ako sa'yo dahil may boyfriend ka na pala ulit. Boyfriend? Sino? Yung pinost mo sa my day mo. Ah, yun ba? Naging rebound ko lang yun. Anyari na sa inyo? Ayun, di kami tumagal ng 5 araw. Kinost ko kasi siya. Hey Mark, matanong ko lang. May nararamdaman ka pa rin ba sa akin? Ha? Ba't mo naman natanong yan? Ano kasi malungkot ako, Mark. Naalala ko, ikaw yung nandyan para sa akin. Wala yan. Mark, para sa akin, laki ng bagay na yun. Kaya tinatanong kita, Mark. May nararamdaman ka ba sa akin? Bakit? Ano naman kung meron? Gusto ko sana bigyan kita ng chance. Seryoso ka ba? Oo naman. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Meron pa ba? Oo, Ash. Inaantay lang naman kita. Mala ngayon, Mark. Sinasagot na kita. Alam ko masyadong mabilis na nangyari sa amin. Pero naging willing naman ako i-take yung risk. Dahil may tiwala naman ako sa kanya. Pero di ko inaasahan yung mga kasunod na ginawa niya sa akin.